the fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Sama-sama tayong babangun muli. Hello, 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 hello sa inyong lahat. Magandang, magandang, magandang umaga, tanghali at gabi. Ayan, napalight tayo bigla. Kasi pangako ko kahapon eh. Kaya lang, nabighani ako dun sa ano, dun sa sasakyan. Modernized classic car. Kaya yun, dun sa may Facebook ko dyan. Speaking of Facebook, open tayo sa Facebook ngayon. Nandun si Jolly. Ha? Pero maya-maya lamang, lumipat na kayo sa face, sa may YouTube, sigurado. Yan, hello, 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 hello sa ating lahat, kapatid, sa inyong lahat. Lalong-lalo na kay Ma'am Shishpike TV. Ma'am Remy MG. Mr. J Vlog. Ayan, si Mama Brenda Kaminsky. Hello, hello, hello. Sabi niya dito, number one bully ng Senado at napaka-obob talaga, tapos gusto siyang maging president ng mga tolponatics. What a big joke. Kalma. Kalma lang, Ma'am Brenda. Ha? Kalma lang. Wow, ang aga mag-live. Late, late, late na nga, kapatid eh. Dapat kagabi pa to eh. Dapat kaninang madaling araw pa to eh. Na-postpone lang. Ba? Pero meron pa yung mamaya. Sabi naman ni Kualas Dimol, hello, ading idol bagdit, na yung bagamalay mute amin. Stamot king ka, ma. Ay, Osami, nandiyan na. Andito na sila. Ang alam mo naman kung sino yan dyan si Rapi Tulpo, wala naman ng ethics sa pagtatanong. Akala mo naman, alam na ang lahat. Imagine that. Napansin nyo pa yun? O yun sa yung apat na nandyan sa Facebook. Mga hindi pa nakapag-subscribe sa JR Bagkin. Yan na. Okay. Yan. Sabi dito ni ano, sabi dito ni Ma'am Brenda, lahat na binabanatan niya, kinokorek siya dahil hindi siya updated sa batas. Tapos palusot pa at sasabing, I know. Okay. Sige na. Banatan na natin ang dapat banatan. Sige na, oh. Huwag kang maglalag. Naglag nga. Punish. Yan. Pero bagong lahat eh, gusto ko munang batiin yung mga sana ba yun? Ginawa ko yung kanina. Yan. Yan ha? Mabuhay ang mga tunay na loyalista. Not only pertains to the Marcos loyalists, yung mga loyalista mga Pilipino na nagmamahal sa kanilang sa ating bayan. Ha? Yan. Mabuhay. Mabuhay lahat. Sabi dito, di pinapatapos ang sagot ni Bilyar. Hindi ako makabilyar. Ang akin lang, dapat work ethics naman. Life pa naman sila. Hi! Yeah. Maingay kahapon yan. Actually, kahapon, madaling araw yun, nung nagkaroon sila ng session dyan sa may Senado, hindi lang si Bilyar ang inaway niyan. Di ba? Ang ingay-ingay, pinangangalandakan, sagutan. Ano ba ang imahe ng isang senador? Para sa akin, ang isang senador, kalmante. Ang isang senador, kinakikitaan niya ng integridad. Para sa akin, ang senador, kinakakitaan niya ng integridad. At ang isang senador, laging may kredibilidad. Tama, di ba? Someday, makakahanap din niya ng katapat at madedemanda. Di ba? Di ba na-demanda na yan? Kaya nga tumakbong senator, di ba? Kasi naka-demanda yan. Dinidinig na nga lang sa Korte Suprema yung kanyang ano eh. Yung kanyang verdict eh, di ba? Dahil sa cyber libel ba yun? Diba? Maliban pa dyan yung kaso niya sa kanyang dating asawa. O, di ba? Oo nga, di pa ilarabi, excited nga, guru-uray TLS mo, dito yung JR channel mo, ay pasensya na po sa mga naghintay kagabi, ah.
Eh, napasarap kami doon sa may modernized vintage car kasi yun. Vintage ang classic ang itsura pero yung nasa loob noon modernized. Oh, kaya lang hindi na nila pinapicturan. Ayaw nung may-ari. Actually nandoon yung may-ari kagabi siya nagtira. Sabi niya, "Oh." Sabi namin, "Pa-picture naman kami." Hindi, yun lang sasakyan. Mas lalong ayoko kay Legarda gamit na gamit niya ang Unity before nagipag-unite siya sa Rebelde. Sinabi niya, okay, libel po. Yan, sige. Eh, kamusta nga pala yung kapatid nilang si Wanda? Di ba, wala na. Rasi Bangasan Channel. Mm-hmm, I meant to say, madedemanda ulit. Ay, sana nga. Para sa akin, ay isang senador. Kagalang-galang. Magino. Walang masasabi ang tao dahil sila yung kinakikitaan ng pundasyon or sila yung pundasyon ng mga batas. Sila yung gumagawa ng mga batas na sinusunod ng mga Pilipino. Ngayon, kung ang isang senador ay nakikitaan natin ng walang delikadesa, walang integridad, ang pangit ng ugali, paano tayo susunod sa batas na gagawin ito? Di ba? Napaka kahipokritohan naman yata. Sa Senado, kahapon na madaling araw, ang daming mga alingas-ngas, hapos na yanig ang buong Pilipinas. Nagsagutan, bilyar at tulpo. Shit. Tungkol saan? Tungkol sa lupa. Tungkol sa mga batas. Na tila kine-question ng isang baguhang senador ang mga batas o ang batas na ipinasa ng isang dati ng senador bago siya dumating sa plenaryo. It's not only Villar that he is questioning here. He is also questioning, Tulpo is also questioning the whole senator. Yung mga lahat ng mga senador na nag-aproba sa batas na yun. Para sa akin yan, ha? Ha? We have two boys and a few girls inside, sabi dito. Diba? Hello, JR. Ay, Boss Eleron. Ito naman si Aye, huwag kang ganyan, huwag kang istorbo. Diba? Sasabi mo lang na naman, guwapo ako, huwag mo ipanlanda ako. Sinabi ni Raffy Tulpo sa isang interview na nagustuhan daw siya ng TV5 noong bago pa lang siya dahil sa style daw niya, napasigaw na banat kasi astig daw ang image niya. Kaya ganyan ang style niya. Gapareiso Channel. Okay. Ha? Bakit kasi nauso ang papogi sa media? Oh, siyempre, may bayad eh. Ha? Ang galing! Ang galing ng mga debate! Ang galing ng mga balat! Putang ina! Ngayon lang ako nakakita ng isang baguang senador yung na-question ng mga datihan. Akala mo naman, may sense. Yes, may sense. Panoorin natin, ha? May, tignan, ano natin, kung may sense nga ba talaga. Yan, ha? Agad ang banat, ano ang ginagawa nila sa ganitong sistema? Hate nga ni Rapi Tulpo ang due process dahil sa gusto niya, Tulpo brand of justice. Sabi yan ni Ma'am Brenda. May question. May pagtatanong. May pagdududa. Doon sa kanyang pinag-aasta. Okay? Ang ganda ng birada niya. Pagmamalasakit sa taong bayan, pagmamalasakit sa magsasaka, pagmamalasakit sa kalikasan. Okay, may punto siya dun. Sablay din naman kasi si Ma'am Cynthia Villar dun sa Senado. Saan titira ang mga tao kung walang subdivision? Hindi lang naman po subdivision ng kasagutan para tirhan ng ating kababayan. Okay, maganda yung banat ni Rapi Tulpo. Maganda yung adhikain.
pagmamalasakit sa mga magsasaka. Okay. Given. Saludo. Yun. Pumasok ngayong banat dun sa batas. Hindi na lang dun sa magsasaka, hindi na lang dun kung sa kalikasan, bumanat siya diretso dun sa batas. At alam nating lahat, alam ng lahat, o karamihan, na si Cynthia Villar ang author ng Rice Tariffication Law. Ha? Ah, wala. Wala bang author? Wala bang... Bagtit naman eh. Wala lang audio eh. Diyos ko naman, bagtit. Sinasabotahe mo. Buti na lang. Okay. Si Alibuga, pasensya na. Wala, excited eh. Pasensya na ha. Ayan na. Hindi nyo rin pala nakikita na yung video. Okay. Sa dami na evidence, sa dami ng mga inputs ko. Ayan. Yan, sige, panoorin natin ulit. Ano po ang ginagawa nila sa ganitong nangyaring masamang sistema na paliit po ang ating farmland? Sorry po, madama. Pagmamalasakit sa mga magsasaka. Pagmamalasakit sa produksyon ng ating mga magsasaka. Pagmamalasakit sa mga sa kalikasan. Good job. Saludo ko dyan. Na hindi lang po sa Kawayan, sa Isabela, kundi sa marami pong mga probinsya, na marami na po mga subdivision na nagsilipa na... Where will the people live if you don't build subdivision? Marami. Ito naman, medyo sublay dito si ano. Jenny Ann, shout out. Medyo sublay dito si Ma'am Cynthia Villar. Nasa niya, saan titira ang mga tao kung walang subdivision? Marami pong paraan para matirhan ng tao. Okay? Medyo sablay siya doon. Tuloy natin. Po mga lugar na pwede pong pagtayo ng subdivision, wag lang po i-take over yung mga farms. Kasi nga po, kuminsan yung mga farmers, dahil sila po yung naghihikaos, they're being taken advantage of. No. Lalo na po meron tinatawag na rice tariffication. Wow. So mura po yung mga bigas na dumarating dito, they cannot compete. And then papasok po ito mga negosyante at mag-offer ng pera para bilhin ang kanilang mga lupain. Of course, walang choice po yung mga farmers kung hindi ibenta na lang kanilang lupa sapagkat meron na po tinatawag na rice tariffication. Hindi naman po rice tariffication law lamang ang dahilan kung bakit ibinibenta ng ating mga magsasaka yung kanila o mga kababayan yung kanila lupain. Maraming factors. Okay? Maraming factors. Wrote the rice tariffication law. You know, we wrote that rice tariffication law because in 2018 the price of rice rose to almost 50 to 60 pesos per kilo. And that is the only time President Duterte became unpopular because rice is a political crop. When nagmamahal ang rice, nagiging unpopular ang president. And the World Bank, we signed... Ang ganda no, Anya. Kung nagmamahal ang bigas, ang palay, nagiging unpopular ang presidente. Galing. That WTO agreement in 1995 and they gave us 25 years to be competitive but we failed to be competitive after 25 years. And if we don't open the liberalize the importation of rice, they will bring down our credit rating and we have plenty of loans abroad and we have to pay higher interest for those loans, so it will be a loss to the Philippine government. So what I did when they asked me to write the rice tariffication law, I gave all the money from the collection of rice tariff to the small farmers. Wow, bayani naman pala si ano, si Cynthia Villar, palakpakan natin. Pala eh, dahil sa kanya pala naisalba ang Pilipinas at naisalba ang mga maliliit natin magsasaka, palakpakan! Sabi dito ni ano ba gusto nga palabasin ni Tulpo, mas mahusay isa sa mga veterans, ha?
Bakit di na lang sila mag-focus sa paggawa ng batas para sa kapakanan ng mamayan? Ah, gawin mong libre ang subdivision mo, Villar, para purihin ng tulad mong elitista. Hayop ka. Sabi na yan ni Matt Superman. Okay, mamaya. Paket na tayo ng paket. Sige. 10 billion for the Rice Competitiveness Enhancement Fund. 5 billion for mechanization, wow. 3 billion for seeds, 1 billion for loans, 1 billion for training. And anything above 10 billion that was collected, it was given to the rice farmers, wow, owning 2 hectares and below, 5,000 each, 1.6 million farmers. Putang so 5,000 each. 5,000 each. Ilang taon? Isang taon, 5,000 each is kada isang taon, kada anihan. Ilang beses nagtatanim ang isang magsasaka, dalawa. O minsan, tatlo pa. 5,000 each. Do the math. That is 8 billion. So a total of 18 billion, which is the collection of the rice tarification law na rice tariff. Alam ko po yan. I don't feel any guilt to the small farmers. Yeah. All the money that came from the rice tarification law were given to the small farmers owning 2 hectares and below. So how do we identify those small farmers? Paano po a list. Do you have po a list? Wala. So paano po ninyo pinipili ng DA? They have paano, a list. Ay, no po. Paano po pinipili kung sino po ang maging recipient nitong Remember, take note, mark as inhibit. Okay? Mark is inhibit dito sa content na to. Binanggit niya ang DA. Kasi ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, they are deliberating the budget. Pinag-uusapan nila yung budget ng DA. I think 116 billion. I think, yun ang pinag-uusapan nila. At a committee chair on agriculture, itong si Villar. Okay? Binanggit niya din dito, hindi lang nakuha dito sa video nito, yung sinabi niya, anong ginagawa ng DA? So, inhibit yon. Pag-usapan natin mamaya, tapusin lang natin. Pero nagaling po sa rice tarification, how are they being identified? A list of farmers owning 2 hectares and below. So, meron po. Magpapalista ka sa kanila. They have RSBSA. RSBSA. Okay. So I have no guilt to any rice farmers. All saying, the money that came from the rice tarification. I'm not saying were kayo po guilty. Back to the rice farmers. I wrote that law. I know. Ako because po yun, I studied the difference between us and the rice farmers of Vietnam. The rice farmers of Vietnam, they produce their palay at 6 pesos per kilo. Wow. We in the Philippines, we produce our palay at 12 pesos per kilo. The 6 pesos difference, I look at okay. it. Pakinggan niyo yung mga yan, ha? 350 is labor. That means we're not mechanized. And 250 okay. is the productivity of the seed. So there's something wrong with our seed. So when I wrote that rice. Number 2. Mechanized, 6 pesos, 12 pesos against Vietnam. Mechanized, there is something wrong about our seeds, there is something wrong. Okay, binabanggit ni, sasagutin natin lahat yan. Competitiveness Enhancement Fund, gave 5 billion to mechanization and 3 billion to seed distribution and also to train them to do the same seeds with their own farm. Okay. I am teaching them to learn how to do inbred seedlings. Okay. Ang nag-uusap dito, mga kapatid, mga senador, according to Cynthia Villar, ang daming problema. Budget, corruption, Gabriel Gutierrez, shout out sa'yo. Gandang hapon. Ayan, batas ang pinag-uusapan. Okay, tignan. Kahit sino pang tumakbo sa gobyerno, hindi ko talaga binubuto. Ayan, ha? Sige, ha? Galing niya kay Matt Superman, ha? Okay. Ang nag-uusap dito, ang nagde-debate, dalawang senador. Ang sinasabi nila, mga problema. Mga senador, ang nag-uusap ng problema, di ba ang senador, dapat imahi siya ng solusyon? Correct me if I'm wrong. Di ba ang senador ay imahi ng solusyon, hindi problema? Alam mo may problema, gumawa ka ng batas, itinuloy mo. Yun kay Villar. Ito namang si Rapitulpo,
alam mong senador ka, nagngangangaw-ngaw ka ng problema sa loob. Gumawa ka na ng batas! Bakit kailangan mo makipagdebate? Para maging sikat ka. Para paniwala, galing ni Tulpo, galing magdebate. Siya ibuboto ko bilang presidente, puki ng inang yan. Doon ako na ano kahapon, bakit sila nagdedebate? Problema, pareho kang senador. You are talking about problems. You are getting part on the problem. While you can be the solution, my goodness. Papa Robin Padilla na naman ako. What? Kung ganyan puro ko kayo katanungan, putang ina, yung mga researcher ninyo walang kwenta. Ano to? Ginawa ninyong show business? Ginawa ninyong battle of the YouTuber? Ang plenaryo? Aba, sayang yata ang pera namin, ang pera ng taong bayan sa inyo. Diba? Yan eh, puro problema. Bakit ganito ang cost of production? Sinasabi si, gumawa ka ng batas, protectionan mo, pababain mo, kaya mong pababain yan. By means of so many ways. Laws, subsidization. Pag-sub ka, ang laki ng budget ninyo kada senador. Umabot na yata sa tigil 1 billion. Ang pondo ninyo. Rapitol po. He is always mentioning. Who is always, kawayan. Putay na. Rapitol po. Diyan sa Ramon Isabela, lugar ng kaalyado mo. Kung talagang maayos ka, yung mayor ng Ramon, tingnan mo, yung mga farmland, ginawang subdivision niya. Sinong pumondo? Bernard Chong. Kaya hipokrito ang karin. Sa totoo lang, hipokrito din to si Rapi Tulpo. Ang galing mo magsalita, dyan sa Kawayan City. Puta, ano. Halugugin mo buong Kawayan. Ngayon, sinasabi mo, bakit na ibibenta ginagawa subdivision? Gumawa ka ng batas. Prohibit the farmlands to be converted into residential land. Kaya mo yan, Senador K. Hanggat may mga politiko na ganid at kayang gawin ang kanilang impluensya para may sakatuparan yung panlalamang nila sa kapwa, lalo-lalo na sa pagsasaka, Mr. Rapi Tulpo, hindi mangyayari. Sinasabi mo, kahipokrito ka lang yan. Sabi ko, ay, nandito pala si Mambobet Tamayo. Diba? Kawayan is just a only small part of the Philippines. Sinasabi niya, may mga ebidensya ako. May mga ebidensya ako. Utak, ba't di mo pa nilabas? Anong inaantay mo, Mr. Rapi Tulpo, sa susunod na kabanata ulit? Parto. Aba? Alupit mo. 21 viewers kasama sa Facebook. Ayan, may 4 sa Facebook. Ayan. Tignan niya rin ang Cavite, putulin niya ang kalakaran ng mga Remulla clan. Sana may makakalakas na loob na mag-report sa illegal gambling niya sa Ilocan, sa Iloilo. May pogo po 'yun. Pogo po yata 'yun. Ano, mayroong nagsabi sa akin 'yan. Pinatrack namin pogo at sinasabi nila na may aya ang may-ari siya at ang kanyang anak, yung Ralph nga. Tapos ang abogado nila, ang legal counsel nila is si Tungol. So isa, meron po silang dami, sinasabing dami na nakarehistro bilang operator ng offshore gaming. So I think when we get the info, it's legal. I don't know kung meron pang iba. Pero yun po yung sinasabi nila kasi may palaruan diyan, may opisina diyan sa Iloilo. Na sinasabi nila na konektado rin kay Drilon. Totoo naman. But in terms of legality of the business is under pogo. So, yun na, maliwanag yun na. Ha? Capital po yun. Dami?
Ang dami mga butas dito sa ano, dito sa debate nila. Ang gagaling nila. Ha? Sino? Si Takero? Anong asahan mo? Ang daming mga butas na Yumili Chow. Too early naman ang live this guy. Mamaya pa ang main event. Marako, marami yung mamaya. May nagpalabas na ng ano, ng kontra hagupit si Bantag. Saan ba nagsimula ang Bantag na yan? Doon natin umpisahan mamaya. Diba? Kalukuhan lang itong ginagawa ng plenary. Ni lalong-lalo na ni Rapi Tulpo. Sorry ah, doon sa mga makatulpo natics ah. Sorry ah. Ang pinag-usapan dito is budget. And then you insert. I don't even know if that is part of your privilege speech. Kung inaallow sa Senado yung pag-deliberation about budget hearing is magkaroon ng privilege speech ang isang Senado. I'm not aware of that. Ano? Hindi ako masyadong aware. Kung ang purpose mo ay sitahin ang DA, is it really DA that you are attacking, Mr. Senator? Remember, who is the Secretary of DA? Come on. Si Villar ba ang binabanatan? O mismong ang presidente na? He's questioning the DA. Maraming mga naglipa na dyan ng mga video. Mas kung yung ABS-CBN, ganyan pinag-iinitan ako ng ABS-CBN. Sabi dito, shout out kay Mike Cervera. Unfriend niya ako. Bakit kaya? Tanongin natin. So ibig sabihin, para makapangutang pa more, kaya ginawa ang rice tarification law kasi isa yon sa condition para tayo pautangin uli. Ginawang hostage ang farming industry. Remember that Tulpo is a professional media man. Isa sa mga talent nila ang pakitang tao. Okay. Again, uulitin ko ang katanungan ko. Is it really DA that you are questioning? Or is it direct attack or indirectly attack to the president? Kasi binanggit niya doon sa mga raming video. Sinabi niya, anong ginagawa ng DA sa mga nagkakaubusan ng mga lupang sakahan ng ating mga magsasaka? The way I assess on it, Pap, you created commotion para pansinin ka sa debate po, pero ang binibira mo the president, being the Secretary of the Department of Agriculture. The way I assess to it, parang sinasabi mo walang ginagawa ang DA. Sinabi niya may marami siyang ebidensya. Did he nagpakita ba siya kahit na isa? Sinasabi niya, marami akong alam, marami akong kakilala. Putang ina, senador ka. Lay it out. Come on. Iba yung tirada mo. Iba yung tirada mo dapat sa programa mo. Iba yung tirada mo bilang senador. Maliban na lang kung for the views na rin ang pagiging senador mo. Diba? Kaya sabi ko, itatakal ko to. Ano sabi dito? Nasa akin yung SS ni Mike. Huwag ka mag-worry. Di ko labas yung iskandal. Mabait mo. Diba? Pinapakita kahapon, brusko, may kakayahan, manita, may kakayahan, makipagdebate, magaling. Magaling. Pag walang kamera, tiklo. Kapag may kamera, matapang. Tataktul po yan. Di ba? Evidences, puro chismis lang, nasagap niya at gawa-gawang kwento. Ang ebidensya ay ginagamit sa paglilinaw o di kaya pagsasampa ng kaso. Ang ebidensya
ipinapakita. Hindi lang sinasabi. Kaya lang yung ginawa ni Tulpo kahapon, the way I assessed, nagpasikat ka gamit lang ang salita. Wala kang pinakitang ebidensya. Nakakuha ba siya ng mga statement, sworn statement na yung mga magsasaka ay nalalamangan, nahihirapan dahil sa rice tarification? Anong basis? Anong basis? Wala. Kasi tulpo siya. Sabi ng mga tulpo, salita namin mapagkakatiwalaan. May prinsipyo kami. Kinagin ang yun. Ano na bandag eh. Again, back to square one tayo. What happened to your sister? Wanda Tulpo. What happened to her? Bakit siya nagkaroon ng problema sa administrasyon ni Duterte? Dispalco. Ilang milyon na siyon? 150? Ang laki ng tulong niyon sa mahihirap. Pero kung magsalita itong si Rapi Tulpo, para siya sa mahihirap. Eh bakit hindi mo isuli yung dinispalco ng kapatid mo? Para itulong sa magsasaka. Okay. Sabi ng mga tulpo, wala silang bahid. Okay. Sinabihan pa niyang I love you si Cayetano kasi tatlo siya sa kasi talo siya sa argument. Okay. Galing. Okay, panoorin naman natin 'to. Bago nangyari ang sagutan ni Villar. Bago nangyari ang sagutan ni Villar, mga kapatid, nila ni Villar, ni Senadora Villar, ay nagkaroon pa ng pagkikipagdebate itong si Rapi Tulpo. Ito yan. Di ba? Lifestyle check sa DNR. Isinusulong ni Tulpo. Bravo! Ganda! Kasi maraming mga lingas-ngas, mga kapatid, na yung mga lupain ng ating gobyerno na hawak ng DNR, lalong-lalo na yung ating mga forest, yung mga kagubatan o ano man, eh pinagkakakitaan ng mga taga-DNR. Maraming na ibibenta, maraming na ipapagamit sa mga kumpanya, maraming may mga kinukuha si Katot. Kaibigan ni Rapi Tulpo. Maganda! Nakipag-debate siya. Ang excuse pa ni RT, pareho lang daw silang pagod. Wow. Ang sabi ni Rapi Tulpo, eto. Marami po dyan mga Yusek na panahon-panahon dinosaur nandyan na po sa pwesto. Panahon daw ng dinosaur nandyan na sa pwesto. Putang anak, buhay ka na ba nung panahon ng dinosaur, Mr. Rapi Tulpo? Ngayon tanong mo lang, buhay ka na ba? Gumagamit siya ng mga kataga that they are impossible para paniwalaan, para maging mabulaklak lang ito sa pandinig ng mga bobo. Pwede ho ba pakiimbestigahan yung mga Yusek na yan? At sa tinagal-tagal na nila, eh mukhang nagkakaroon silang dementia, hindi na po nila nagagawa yung tamang trabaho nila. Maybe it's about time na ma-assess niyo po sino-sino yung mga Yusek na yan na pagkatagal-tagal ng panahon nandiyan pa rin. Siguro po, it's about time na re-assess niyo po yung mga posisyon dyan sa DNR. Yan ha. Inuutusan niya ang DNR na magkaroon ng investigasyon. Sinasabi niya na investigahan mo. Senator ka. You have the capability to do or initiate investigation. Right? Kasi kung taga-DNR mag-iimbestiga sa kapwa nila taga-DNR, there is a bias. Possibly magkaroon ng bias. Tama, mali. Pero kung ikaw mismo na naglalabas ng problema, ikaw mismo mag-initiate ng investigation at ikaw na rin na magpila ng kaso, mas maniniwala pa ako. Tama? Bakit hindi niya ginagawa? Bakit dito sa camera? Ting. Na, maari po, I believe you, kayo po ay diretso, gusto niyo po mapabago ang DNR, pero how can you do that kung yung nasa likod niyo po ay mga taong sabihin na natin, salbahe. Okay? At kayo po ay pinaikot lamang. Mm-hmm.
Thank you very much po. That advice is well Galing. Taken. And please be assured that we are trying to build a team that have the same kind of vision, that have the same, hopefully the same integrity and commitment to the mission of the DNR. I don't think so, ma'am. Sorry. Ito ba? Ang galing ng banat niya, nag-request siya, nag-pledge yung babae, tapos kukontrahin niya. His purpose is not for clarification. Kasi kung umu-okay na yung tao, umu-okay na naman, okay, thank you. And I'm expecting for you to do your job. Pero iba, birada niya rito, mapatid. You cannot talk about integrity of some of your people in your department. I have, right now, I'm not going to mention names. I have with me proof. Okay, I have proofs. Meron siyang prueba, pero tignan natin kung ilalabas niya. Sinabi niya na hindi siya maglalabas ng pangalan, pero sinabi niya, meron siyang prueba. Tignan natin kung ilalabas niya. To show you na marami ka mga tiwaling tauhan dyan sa loob ng DNR. May mga alam siyang tiwali na mga tao sa DNR, pero senador ka, bakit hindi ka magkaso? Ha? Blue by blue na natin to. Thank you very much for that, Mr. Senator. We would very much welcome that kind of information in terms of our trying to build a team within the DNR. Kaya nga po, yung mga nasa paligid mo ng mga USEC, wow. Kinakailangan po, i-reassess niyo po sila. Kailangan po siguro gumawa kayo ng lifestyle check. Wow. Lifestyle check. Tungkol sa mga buhay-buhay nila. Lifestyle check. Bakit hindi ka gumawa ng batas? Para lahat ng mga kawalin ng gobyerno, lalong-lalo na yung mga elected officials, ay subject for lifestyle checks. Lahat na, from taas, hanggang sa baba, hanggang sa barangay tanod na. Mula presidente hanggang barangay tanod, lahat. Bakit selective kasi yung lifestyle check na yan? Yun na. O, tige, antayin natin kung meron lalabas siyang ebidensya kasi may hawak siyang proof eh. Kung sino sila, you have really to assess who they are. Kasi nga naman, ma'am, kahit na gusto niyo gumawa ng tamang trabaho, pero yung nasa likod ninyo ay gumagawa ng kalokohan at binubulag kayo, binubukulan kayo, sayang lang po yung mga ginagawa niyo ang kabutihan para sa inyo pong departamento. We deeply appreciate this, Senator Tulfo, and we hope that we can receive the information from you for our use in the investigation. Marami po sa inyo dyan, ng mga tauhan ninyo, na nakikipagsabwatan po sa mga illegal miners. Wow, nakikipagsabwatan sa mga illegal miners. Mariin na bintang. Butay na, nangangalahati na, wala pang prueba. Sabi dito, is he allowed order a cabinet member to do something? Nakakalimutan ni RT na they are on different branch of government. Tama. Okay. Sige. Malapit na matapos. Wala pa yung proof. Alam niyo po ba yan? Don't tell me na hindi po alam. Don't tell me di nakarating sa inyo ganong klaseng informasyon. Marami po dyan. Andito po ngayon. Kasama niyo siguro. Hindi ko po tinitingnan mga kasama nyo, pero may nakikita po akong tauhan nyo dyan na tiwali at wow. Kasama po, kasabwat po ng mga illegal miners. I'm not looking at them right now, pero tingnan nyo po sa likod nyo kung sino-sino po mga kasama nyo. Alupit. Atanggal nyo po yung face mask. Baka mas makikita nyo po na mabuti. Ayan ha. After that, sana hindi ko pwedeng ilabas to. Literada na naman ako ng ano. Okay, I will post in my Facebook later. Yung sa kanila ni Legarda. Pinagtanggol, nagsalita si Legarda. Sino nakapanood sa inyo? Alam na alam niya pero wala siyang ginagawa pero senador siya. Oh, lahat na may basis. Yes, may basis siya. Yes. May sincero siya sa kanyang ginagawa, Rafi Tulfo. Sa maling pamamaraan nga lang. May prueba ka na, may ebidensya ka na, anong inaantay mo? Bakit di ka pa magkaso? Ikaw na mag-file ng kaso? O di kaya ikaw na mag-initiate ng investigation sa opisina mo o kaya sa Senado? Bakit kailangan mong utusan ang DNR o pamunuan ng DNR para gawin yung alam mo na, papagurin mo pa? Eh alam mo na, may ebidensya ka na. Bakit di ka pa magkaso?
Ting. Lahat ng nangyayari base sa aking assessment, tangina. Sobrang aga pa para mamuliti ka. Ha? Sobrang aga pa para mamuliti ka. Oh. Ma, paano maging president 'yan? Ha? Maging president? Seriously? Presidente? Sa tingin niyo pag naging presidente si Rapi Tulfo, may due process na mangyayari? Wala. Wala. Baka siya na ang presidente, siya na ang tanod, siya na ang kanggawa, siya na ang kapitan, siya na lahat. Siya na pinakamagaling. Kung ngayon pa nga lang, hindi siya marunong sumunod sa protocol eh. Kung ngayon pa nga lang, hindi siya marunong sumunod sa procedure eh. What more pag presidente na siya? Ano? Patay yung mga kabangga niya, buhay yung mga kasama niya. Eh, kahipokrituan eh. Magsimula ka lang sa Ramon Isabela na kalyado mo, tapos nalaban mo eh. Hmm. Early bird gets the worm, sabi nila, mabuti ng maaga kaysa mahuli sa karera. Sabi dito ni Trunks DBC. Kawawa mga Pilipino, pag ito naging presidente. Sigurado ako. Utang na, sigurado pag naging presidente to, lagot ka, Raymar Santiago at saka Claudine Barreto, magtago na kayo. Hmm. Pag naging presidente, ang Tulfo, sigurado, mga Akro, magtago na kayo. Hmm. Babalikan kayo ni Bitak. Sigurado yan. Diba? May 6 years yang magpagpogi para tatakbo sa president, believe na believe sa sarili. Ang galing nga, nung banat eh. Lahat alam niya problema. Pero solusyon, wala siya. May ebidensya na siya. Pero hindi niya alam kung anong gagawin niya sa ebidensya. Pinangalandakan pa niya. Sa tingin mo, nung sinabi mo may ebidensya ka, hindi magkakaroon ng pagkakataon para linisin nila ngayon ang kanilang mga bahid? Yung mga sinasabi mong dapat paimbestigahan? Nagubo ka pala. Rapi Tulfo, gumawa ka ng batas, the executive branch will enforce it. Yan ang sistema, hindi yung directly. Ikaw mag-utos sa other branches what to do. Tama. Mm. Sinisigaw kasi ng mga Tulfonatics na dapat siyang maging president. Mabuko. Anong gagawin niya? Ngayon pa nga lang. Oh. Anong batas na yung naipasa ni Rapi Tulfo? Come on. Meron na ba? Meron na ba siya napaprubahan? Na batas? Yung sinasabi niya na pro-labor. Nasaan na? Para proteksyonan yung ating mga empleyado ng ating bayan, nasaan na? Wala. Okay. Sa tingin mo, Rapi Tulfo, kung wala kang kaibigan sa Senado, makakapagpasa ka ng batas? Passing a bill or act, law, eh kailangan, it's a numbers game. Kailangan mo may susuporta sa'yo. O baka naman hindi yun ang purpose mo, kundi magpasikat ka lang, magpasikat. You are above of them all. Ikaw yung pinakamatalino, ikaw yung pinakastig. Dahil gusto mo, may ambisyon ka. The way, as is, ha? Yun ang aking, ano, ha? Napapanahon na daw para umupo ang isang Tulfo sa Malacanang. Ano na sasabihin ko sa inyo, hindi lahat puro awa, hindi lahat may puso. Oo, matulungin ka. Sa programa mo, matulungin siya. Pero alam natin na yung pagtulong niya may purpose, may dahilan, may motibo. Politika. Huwag niyang idadahilan na tumutulong siya nang galing sa kanyang pera dahil bago siya tumulong, pinagkakakitaan muna niya yung kwento ng tutulungan niya. Okay? Hindi ka naman yan papasinin kung flop yung kwento mo. Eh. Hindi ka naman yan i-ere kung hindi yan magiging viral. Eh. Tsaka wala tumutulong na yung mayaman. Diba? Yung style ni Tulfo kasi, mga patid, pakita. O ako lang matulungin. Ako pinakamagaling. Ako pinakamabait. Utang na lahat yun kabaliktaran.
ako pinakamalinis yun sinasabi niya. Lahat yun kabaliktaran. Pro-family ako. Pero gusto ko ng divorce. Yun ang sabi niya. Kasi una makikinabang dyan, pag pag naprubahan yung divorce bill, siya rin. Siya rin. Diba? Alice 29 shoutout. Ang unang-unang makikinabang sila. Yung sinasabi niya na proteksyonan ang mga magsasaka. Ano nga business ng asawa mo? Jocelyn Pua, si Congresswoman, anong business nila? Rice mill. Konektado diretso sa magsasaka. Kung talagang ayaw mo na magkabentahan ng mga yan, magpasa ka ng batas. Kung hindi mo kayang ipasa ang batas, proteksyonan mo, pautangin mo. Yung mga magsasaka sa kawayan ni Isabela na nasasakupan ninyo mag-asawa para hindi nila maibenta ang kanilang mga baka naman pautangin nyo, sobra-sobra pa sa ano ha, sobra-sobra pa sa interes. Buti na kanan niya. Ha? Ha? Pautangin nyo. Give nyo sila ng protection. Para hindi nila may... Baka naman kasi pautangin nyo, kayo rin ang bibili tulad nung ginawa ni Katot. Ay, si Katot nga pala, ilang agaw. Diba? Puro kalokohan lang to si Rapi Tulpoy. Kaya naipokrito na ko rito. Sa totoo lang. Sa totoo lang, mga patid. Bilis naman ng oras pag ako nagla-live dito. Puntata, kaya kayo na ano? Kayo na mag-assess, marami mga video dyan. Mag-i-assess ninyo yung mga nangyayari kay Rapi Tulpo. Bring out ko lang ito for awareness na mukhang mali na yata. Ulitin ko, ang Senado para sa akin is a place that supposed to be full of integrity. Dignity, per se. Pero wala akong nakikita ng dignidad sa isang senador na sinasabing may ebidensya siya pero wala siyang, hindi niya pinapakita. Remember na merong immunity ang Senado, ang mga senador. Anong kinakatakot mo? May immunity ka. Bakit hindi mo ilabas yung mga ebidensya mo? Diba? Ang mga branded shoes niya may special room na air condition pa. Alam mo? Kung yun dapat nagre-request ng lifestyle checking, siya dapat ang mauna. 'Di ba? Yung mga opisyales ng gobyerno, kawani o opisyales, elected man o hindi, ay nag-request ng lifestyle checking, dapat ikaw muna mauna. Pa-lifestyle check ka muna kaya. Mr. Rapi Tulpo. Doon, papayag ako. Di mo na kailangan mag-request eh. Gumawa ka na ng batas. Na lahat ng kawani, elected o hindi, kailangan subject si Rap, sila, lifestyle checking, gusto man nila o hindi. Ma? Ito kasi, pag tulpo kasi, si Rapi Tulpo kasi pala utos. Yung isa pala hamon. Yung isa pala bintang. Yung isa, paawa. Alam nyo na. Sabi dito, ang nagpapayaman sa kanya ay yung illegal gambling niya. Billionaire na siya. Sabi naman, Ma'am Brenda. Sabi naman dito ni Mike, kung may ebidensya, huwag nang patumpik-tumpik na sinasabi. Sabi na, latagan mo ng kaso. Huwag yung puro fake news, maritex lang. Kabuisit mga style nila. Hindi, dito kasi pag ginagawa nila, sisikat sila sa tao. Kabibi, oh, galing-galing ng idol namin. Utang ina, galing ng idol namin, no? Nagsasalita, hinamon-hamon niya yung mga batikang mga senador, oh. Kinadebate niyo. Yo!
fucking legal double J. Bumibili ba mga bobo? Pero kung titignan mo yung diin at bigat ng kanyang sinasabi, alabnaw. Malabnaw pa. Malab yung kape ko nga puro. Commander, bilang ang bansag namin kay Rapi Tulpo. Paano naging bilang? Ha? Paano naging commander bilang si Rapi Tulpo? Hindi ko maintindihan yung commander bilang. Commander bilang ng asawa? Commander bilang ng pera? Ha? Takot lang lumantad yung kasambahay nila to testify sa illegal gambling kasi baka daw siya patayin. Sabi ni Ma'am Brenda Kaminsky, Tamara Ruiz, so priyabang si Rapi Tulpo, e wala naman siyang naipasa na batas. Puro expose lang ginagawa niya sa mga sa Senate. Kaya di ko yan binoto. Ah, mas makroski naman ako, di ko binoto. Parang yung ibang vlogger lang eh, may ebidensya daw at mula sa research ay galing lang pala sa Marites. Hindi pa nilabas. Labas nyo na? Ganun. Bakit kayo yan? Ang inaantay nyo? Rapi Tulpo is very maganda yung kanyang packaging. Sa sobra ng ganyan ng kanyang pakete, natatabunan nito yung tunay na produkto. Yung tunay na pagkatao. Ganda. Sa unang content mo ni Ben Barubal, napanood ko na commander bilang siya. Okay. I adore the way yung ano sinasabi niya na concerned just magsasaka. Na-rape yung kasambahay when she was 17 ng kapatid ni? Na-rape? Serious allegation yan. Rape? Ayun. Pag nagtatotoon, hindi lang pala si Raulo, rapist din palang gago. Kaya kala ko ba, galit na galit siya sa mga nangre-rape sa ano, sa kanyang programa. No. Yan. Galit din siya sa mga nangiiwan ng pamilya. Pero siya, iniwan niya yung kanyang anak. Galit na galit siya sa mga nagpapalsificate ng mga dokumento. Pero siya, nag-asawa siya kahit hindi pa siya divorce. Hindi pa siya anal. Tapos gusto niyang ipawalang visa yung batas na cyber libel. Kasi siya, sinintensyahan na siya ng libel. Panis. Gusto niya may pasaan divorce kasi para mapakasalan niya si Jocelyn. Ay, hindi, kasal pala sila. Sinubukan ko lumapit dyan kay Tulpo. Sa guard pa lang, suplak na kami. Hindi kami pinapasok, musit na yan. Hindi na yan bago. Yung ang pinangakoan niya na susuportahan siya na binugbog ng anak ni Katot sa Ramon Isabela, nagsumbong sa akin, hindi na pinabayaan na to. O ayun, nagpareglo na lang yung mama. Ganyan naman kasi si Tulpo. Siyadong pakitan tao. Doon naman po kayo kay Madam Cynthia. Kala ko ba gagawin ka Pamela Home Subdivision ng ABS-CBN? Paano pa nila gagawin yan? Binila nila. Yung istasyon. Yung nakuhanan nila yung numero. Oh. Kaya prayer ko eh sana may mag-expose sa illegal gambling. May ebidensya po. Para. Sige nyo sa akin ako mag-expose. Ah, pag ganyan, daig siya ni Bagtit, inaaway ang sarili. Si Tulpo takot sa sarili. Sarili ko, inaaway ko kung minsan, lalo na pag ginigising ako. Sarap matulog yung manggigising. May vlog si Blackbirdie dyan tungkol sa experience niya nang pumunta siya sa RT sa Rapi Tulpo in Action para humingi ng tulong. Kung hindi kikita yung kwento mo, hindi ka papansinin. Ay, nakalibre yung mga taga ano diyan, yung mga taga Facebook diyan. Okay, mga nasa Facebook diyan ngayon, baka gusto niyo naman mag-subscribe sa channel ko, nandiyan na sa description ng video. JR Bagtit. Pero mamaya, ayun na ubos ka kaya. Sana hindi na masundan to kasi nakakapangit. Ah, hindi nga pala, gusto ko masundan.
gusto kong masundan. Ang gusto kong kadebate niya si Robin Padilla. Oh. Walang conscience, di mo nyo na yan. Pero wait lang, at may nakaabang na latigo ni Lord. May karma naman po. And about po kay ulit kay RT, naging guest siya ni Tikka lang. Kaya nahanapan siya ng talent portion sa dos. Tikka lang, si Vice Ganda yan? Ha? BFF? Eh di, gusto ko sila mag-debate. Kung talagang maginoo sila at talagang matatalino at karapat dapat sila ano, maging senador number 1 and number 3 magdedebate. Wow. Shit. Kasi tinodas na ni ano eh, tinodas na ni Rapid Tulpoy number 2 eh, si Loren Legarda, di ba? Tinodas na niya. Oh, ito naman number 1 number 3 naman. Debate, sige na, kung talaga. Oh. Maganda 'yan, mag-debate sila tatlo ni Robin at Lito Lapid. Pwede rin. Yeah, Robin Padilla, sige na. Ang title ng debate is ano? Debate of the Idol's Dogs. Alam niyo ang Idol Dogs? Mga ilo, kung Ilocano ka, alam mo 'yan. 'Yan ang title. OWL TV, shout out. Para ano? Battle of the No Brains. Purely Mouths. Diba? Ayun. Nako. Basta, huwag kayong palilin lang. May dinit, may tinutumbok ang ibig sabihin ni Tulpo. Masyadong malaman, Idol. Akala mo, departamento ang binabanatan para sa akin? Mukhang kinakanamo na administrasyon. Bakit? Parte ka na ba ng Division and Conquer? Yung tinatawag na Divide and Conquer? Nung 30 million naniniwala para maging puhunan mo sa 2028, Idol? Pwede. Sabi dito, yung kaibigan nyo si Bagyong Lipunan, may matinding ako sa asawa ng Pangulo, baka gusto mong sundan yung atake mo sa kanya. Alin, yung pulburon sa Malacanang? Eh baka yun ang binibenta sa Kadiwa, yung pulburon talaga na legit na pulburon. Eh, linawin nila, diba? Sabi nga ni Alibugha kanina, kung Alibugha or si Juan Advice, sabi nga kung talaga may ebidensya nila na may nagpupulburon, may nag-addict, kung sino mang addict din sa Malacanang, edi magpila ka ng kaso, investigasyon, kung may ebidensya ka, isumbong mo. Wag na lang, ilabas mo na. Ilabas mo na. 'Di ba? Hindi ako magkikipagkaibigan sa traidor. Mas lalo na ako. Ha? Ilabas nila. Tong ina sa hinahaba na haba ng panahon na yung putang inang ahas-ahas na nag-addict-addict kaya hanggang ngayon wala pa. Buo-buo yung mga pumapatol. Pati general, dating general, pumapatol. Sarap yung pagsa ka doon. General ka? Naniniwala ka sa walang ebidensya? O shoutout sa'yo, TBSG. Oh. Kahit na general, debate na lang kami. Parating nyo yan kay Makanyas. Debate kami tungkol sa babaeng ahas. Hindi na. Matigil lang to. Ang gagago ninyo sa mga viewers. Diba? Pero naka-schedule yan sa akin bukas. So, unahan na lang tayo. Unahan na lang tayo. Ibig mong sabihin, si Remul Yang, supplier ng pulburon na binibenta. Hindi, baka nga yung ano, yung pulburon na Goldilocks o yung mga Sasmuan, ganun. Hindi naman kasi nililinaw. Sasabihin lang nila sa inyo, patula kayo, sinasabi nila, kayo ang nagsasabi. O, wala silang binabanggit. Ganun. Si Pa Maharlika daw eh nagbebenta ng tunay na pulburo. Putang ina. Kung ako husga, yung sinasabi nila, kung totoo sinasabi nila na may babaeng ahas na adik-adik sa pulburo, kung sabi natin kokain yon, bakit dinala nila dire? Kung yung sinasabi nila na si First Lady Lisa ang nagkukokain,
putang ina, mas titignan ko bang mas adik yan si Maharlig eh. At totoo lang ha. At totoo lang ha. Putang ina, mas mukha ngang adik yan eh, kaysa kay First Lady. Ano, sasabihin nila noong 2016, na ano daw, maraming binabalita na na depressed dahil sa pinatalo si BBM kaya nag-adik-adik po, kinanginan nyo, nasa ebidensya ninyo. Niya? Bago pala kayo. Bago pala kayo, minuminuto. Balita ko, si Remulya na rin supplier ng Engbitin, Hopia sa Malacanang. Ito ba ganda? Tiwalang-tiwala kasi yun sa mga chismis ni Maharlika. Alang niyang research yan ni Bagyo Lipunan. Di, pakita nila. Hindi ko sila kinukundi na, pero pakita nila ebidensya. Diba, ilalabas lang daw ni Maharlika ang video na may gumagamit ng pulburon kapag patay na daw siya. Patay na siya, ano siya? William, John Villamor pala niya? Sino si Joel Escorial? Sino yung magsisilbing bako to? Puta na, sino Percy Lapid? Ayoko ah. Sumalangit naman si Percy Lapid. Diba? PBB is not weak but self-proclaimed loyalist vlogger is strong. Pangina, wala pa daw tayo dito sa mundong ito bago tayo naging loyalista. Loyalista na sila. Ano to, kayabangan? Wala pa kami sa mundo, loyalista na kayo? Puta na, kung payabangan lang din, sperm pa lang kayo, loyalista na ako. Pero diba binabanatan niya dati si Maharlika noon, pero ngayon BFF na sila. Nyari, money, money, money. Hoy, MSM, naalala niyo yung ano, may nag-post sa atin na merong ano, merong di umanong na wrong send ng GCash. Naalala niyo ba yon? Al, naalala mo ba yun? Taka na, overtime na ako. Al, sumagot ka. Ha? Naalala nyo ba yun, MSMA? Banat boy. Puta na itong dalawa ito. Wala na, nagsama na naman. Iniwan na naman tayo, mga kapatid. Basta, sa mga taga-MSMA, ha, mukhang naalala ko na meron na wrong send daw sa GCash. 5 digits. Ah, hindi pa magjowa magulang nila, loyalista na ako. Nga, naalala nyo ba yon yung merong nag-wrong send daw na GCash na malaki? Oh. Oh, naalala nyo ba? Oh, mukhang yun na yung ano. Sa MSMA, walang iwanan. Kaya ako nga ibinalik si Wei Banat Boy. Banat Boy, wala kang karapat akong malis. Tandaan mo, dahil sa pag-alis mo kanina, nawala ka sa admin, ako na lang nag-iisang admin. Ayaw ka! Patay kayo sa akin! Alam niyo, pag ako admin, hindi ako nagdadagdag, ako bahala. Ha? Oh, di ba? Oh. Sabi dito, advice ko lang kay Bagyo Lipunan, wala siyang karapatan gawing jingle song ang ating pangulo at pakialis yung mukha ni Apo Lakay sa YouTube cover niya. Eh, doon siya nag... Pagkatapos ng wrong send, ito yun, ito, di ba? At least, alam mo, alibuga, ikaw magpapatunay niya na merong wrong send na pinakita, na pera. Tapos pagkatapos doon, nag-iba ang hangin, nawala na, alam ng dahilan. Oh. I-save nyo yun, ha? I-save nyo yun. Nandiyan lang sa ano natin. Ha? I-save nyo yun. Magagamit nyo yun. Wala na yun. Kahit hindi nyo pa save, na-save ko na. Kasi may mga ano kasi, may mga detalye kasi mga patid, yung mga hindi nyo nalalaman, may mga events kasi na kung pwedeng pagtagpi-tagpiin. Oh, tapos, noong sinabi na, oy, may na-wrong send sa akin pera sa GCash. Ano kaya yun? Sino kaya nagbigay? Tapos, makalipas ng 24 oras, wala na. Tapos na, magiging MSMA mo. Pagkatapos ng road show, naging mag-hip, sabi dito. Pakishare naman at kikwento mo.
Magagamit yan. Bibirahin yan ni Alibuga sa susunod. Sigurado yan. Di ba? Basta kung may mga nagkataon lang ba, at least may basis. Siya, tatanong mo lang, bakit bigla na lang nag-ibang hangin nung may natanggap kang pera na sinasabi na hindi sinasadya? Nagkataon lang ba? O bay, kabayaran mo na yan? Pani! Okay, mamaya na! Magpapayabagan na to the max ang dalawang senador na yan, mga duldogs. Yan, iabangan natin baka sakaling mag-debate sila. Mamaya po sa Bagti Channel, 3 hours from now. Madugudugo ganyan. Oh. Nagkontrahagupit na si Bantag. Diyos ko, sabi ko, pahingayin ko. Wala, araw-araw na lang, meron eh. Ang tanong, nauna ang wrong send bago gumawa ng GCash? Nauna, siya ni Papa Dalaber. Ano ni Papa Dala yung GCash kundi sa GCash? Ay, saan ni Papa Dala yung pera kundi sa GCash? Eh, bahala ka na doon. Tirahin mo ng tirahin. Bahala ka dyan. Basta ako, kwento ko bukas. Ang kwento ko bukas, topic natin, sige, pagbigyan natin sila. Bigyan natin ang hilig nila. Loyalista ba ang gusto nilang topic? Okay. Ang ganda ng title ko, Loyalistang Anti-BBM. Yan ang title ko bukas, ha. Loyalistang Anti-BBM. May addict ba sa Malacanang? Tapos, ang system natin bukas, mga kapatid, ha? Ang system natin bukas, meron ako subtopic doon, mga vloggers na salot kay BBM. Pangalanganan ninyo. Ngayon, habang nasa live tayo, i-review natin yung mga kanilang mga titles and thumbnails. Doon lang tayo magbabase. Hindi tayo sa content, wala na tayo, diba? Kasi mauubos tayong oras natin. Magbabase tayo doon sa mga thumbnails nila and titles. Ha? Papag sinabi mo, ang salot na vlogger kay BBM ay walang iba kundi si Kwan, ano, si Takero, ganun. Edi puntahan natin kagad yung channel ni Takero. Tignan natin. O, tapos, kayo ang magdedesisyon. Isa ba siyang salot? Usas ang kakampi. Pero sigurado ko si Takero, salot yan. O, diba? Yun ang gagawin natin bukas. Hindi, gusto nilang pag-usapan yung pagiging loyalista. Edi buhayin natin yung pagiging loyalista natin para may praktisado naman tayo na hindi lang tayo tuwing election daw na nagagamit. Yan ang sabi nila. Na nagagamit daw ni PBB, ni Pangulong Marcos yung mga loyalista tuwing election lang. Bigay natin ang hilig nila. Hindi lang salot, mga balimbing at unyango pa. O yan, sige, bukas. Hoy, Alibuga, hindi tayo parehas. Kung sinasabi mong iisang takbo ng utak natin, hindi. Ang utak ko hindi tumatakbo, naglalakad. Kaya hindi pagod. Brand of leadership daw kasi ang sabi ni... Ano yung brand of leadership yan? Gatas ba yan? Ano bang brand of leadership kasi? Meron bang generic standard operating procedure para yun lang kapag Marcos ganito ka lang kailangan mong sundan, kapag Marcos ulit ganun din natin ang susundan. Ah, yun lang yan. Sila na lang lumusob sa amin kasi kung lulusob ako dito nila naman ako papakyat dito papakyating ko sila. Oh. So, yeah. Sa lahat ng loyalista ko no, eh sa kanya ko lang narinig yun. Sige, tuloy na lang natin mamaya dun sa ano, sa Bagti Channel. Pupunta ko siya. Diba? Kaya mamaya na lang po mga kasama. And yun lang, huwag kayong pasushoot. Maraming salamat sa pagkikisama, sa pagsama sa akin ngayon. At sana naman sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, baka naman. At pwede rin paki-like. And paki-share. Bye-bye, mga patid, and God bless. Kita-kita tayo mamaya. 3 hours more. Bye-bye! BDP, Bikis Dangal Pinoy.
His song is Channel Libag Tit. Channel Libag Tit, ang pinakamabagsik. Kahit sinong nasa kabalian, siya'y magigigilig. Channel Libag Tit, ang pinakamabagsik. Hindi kanyang iiwan, kalaban may malupit. Marami mang kalaban, wala na tong atrasan. Kahit na magkamatayan, basta't nasa katwiran. Matuto kang kumapit, lakasan ng pananalig. Basta't ikay nasa tama, sayong sayo papanik. Di bawal magmura, masaktan na masaktan. Kung wala kang pinupunto, hanggang mura ka na lang. Wala na sa katwiran, panay na lang tawanan. Hindi na makatao, halata ng bayaran. Channel Libag Tit, ang pinakamabagsik. Kahit sinong nasa kamalian, siya'y magigiginik. Channel Libag Tit, ang pinakamabagsik. Hindi kanyan iiwan, kalaban may malupit. Tamaan ang tamaan, di ka bawal umaray. Baluktot na pangangatwiran, di ka sa kanya makakasabay. Sunugin man ng bahay, wala pa rin mag-iiba. Hanggang andyan si Idol Bagtit, aaraw-arawin ka. Kalaban may di sumuko, huwag kayong mabibigo. Pag si Bagtit ang rumesma, walang liko-liko. Punto per punto, derecho, derecho. Sampal na katotohanan, malutong-lutong ito. Channel di Bagtit, ang pinakamabagsik. Kahit sinong nasa kamalian, siya'y magiging kinik. Channel Libag Tit, ang pinakamabagsik. Hindi kanyang iiwan, kalaban may malupit. Once again, BDP, Big Kiss ng Alpinoy. HG dropping you the beat. At your service, Henry Gomez. Thank you.